trigger warning lang, especially for those people na currently experiencing or nakaka-experience ng extreme sadness, ganon, or ng merong mga mental health issues, ganyan. Warning lang, kasi itong video na to is baka maging baka matrigger nito yung condition nyo and all that. So, if you're not ready to watch this video, I suggest wag na lang muna. Although this video naman, maipapakita ko naman, makukwento ko rin, masishare ko how I was able to overcome or win my battle with depression before. So, if interested ka, sige, continue watching. Pero if tingin mo masyadong sad na or ayoko kasing makatrigger. So, if tingin mo masyadong sad na or ganon, something, huwag mo na lang ituloy yung panonood, please. And, ayun, yun lang. Yo, what's up, Geloaces? It's your boy, Gel here, and we're back with another video. So, for this video, medyo, hindi muna tayo masyadong masaya. Ganito, kasi itong topic na to, alam ko medyo sensitive siya, pero kasi, naisip ko na tong gawin, naisip ko nang gawin tong content na to, pero I was very hesitant kasi nga, sensitive na topic siya. So, nagtanong ako sa mga friends ko, ganyan, and they said na okay naman as long as I'm comfortable with telling my story. Tapos, maglagay akong trigger warning, which is ginawa ko nga. Pero hesitant pa rin ako. Parang, hindi ko alam, pero hesitant kasi talaga ako. Tapos, naisip kong wag na lang sana talaga to gawin. Kaso, nung, ewan ko, if you guys are following me on Twitter, nag-tweet ako na parang wish me luck because I'll be having an interview for a scholarship and all that. So, during the interview, mahaba kasi yung usapan namin, almost more than an hour. Tapos na-mention ko doon yung about sa nagkaroon nga ako ng depression before. So, pinagkwento nila ako about doon. Tapos sabi nung, hindi ko alam pero parang CEO ata siya nung charity foundation na ina-applyan ko nga for scholarship. Tapos sabi niya na, I should tell other people this story kasi nga, inspiring daw, ganun. So, hindi ko alam. Pero nung sinabi niya yun, parang naisip ko agad na baka ito na yung sign na kailangan ko ngang ituloy, kailangan ko ngang gawin tong content na to para mag-share sa inyo. So, ayun, if curious ka sa how, paano ako nagkaroon ng depression and how I was able to cope with it, nabubulol-bulol ako. Sorry guys, kasi medyo nag-iingat ako sa mga sasabihin ko. So, kung interested ka nga and gusto malaman how I was able to overcome or win my battle with depression, then keep on watching. So, ayun nga guys. I was diagnosed with moderately severe depression way back January 11, 2019. So, syempre, bago ako magpa-consult pa nun, depressed na talaga ako. As in, parang simula pa lang ata ng grade 12 ko. Grade 12 ako nun, so graduating year yun. Hindi ba naman minamalas, di ba? So, ayun nga. Syempre, alam naman nating lahat na hindi ako mayaman, so super grabe talaga yung struggle ko when it comes to finances kasi mahirap lang talaga kami. And marami akong personal issues, syempre, na sa family, ganyan. Ganun. Tapos, SSG president ako that time and Division Federation of SSG president din ako. So, medyo marami nga yung responsibilities na kapatong sa akin. Maliban sa hindi ko naman masyadong ma-event out sa officers ko, yung kasi officers ko yung most of the time nakasama ko. Mas nakakasama ko nga sila kasi sa classmates ko that time. So, ayun nga. Syempre, maraming problema. It's normal, di ba, na maraming problema ang tao. Pero, siguro that time nag-trigger nung ewan ko, looking back, habang iniisip ko siya ngayon, para sa akin, sobrang babaw niya. Pero, during that time, it was a heck of a big deal for me na I was brokenhearted. Iniwan ako, pinaasa, pinagpalit sa kaibigan ko. So, ayun, yun talaga yung pinaka-trigger sa akin na naghabol ako ng sobra. Sobrang naghabol ako to the point na I'd rather see him every morning than attend my classes. Na alis ako ng bahay, naka-uniform and all that, pero mas gusto kong pumunta sa kanila. Pupunta sa kanila, I'll give him breakfast, ganyan. Alam mo yun, na umaasa ako that time na baka magising na lang ako na magising na lang siya, tapos ako ulit niya makita, tapos ako ulit mahal niya. Ganon. Tapos, marami rin kasi siyang sinabi na nagbibigay sa akin ng hope na magiging okay pa. Ganon. So, super na-trigger ako that time. And, siguro yun yung nag-trigger ng lahat. Siyempre, marami pang factors, marami pang problema, pero yun yung pinaka naging trigger para magkaroon ako ng depression, I guess. Tingin ko. Tapos, ayun na nga, nung time na yun, nagkandabagsak-bagsak grades ko.
as in. Ayan yung grades ko nung grade 11. Ayan. First sem yan, 89 average ko. Then, sa second sem, ang average ko, sobrang nanginginig kamay ko. Second sem, ang average ko ay, ayan, kung nakita nyo, 93 ang average ko. Grade 11 yan. Eto, pagdating na to ng grade 12, eto na yung grades ko. First sem, 86 na lang average ko. And during this time, eto yung hindi ako masyadong nagpapapasok kasi nga naghahabol ako. Diyan nag-start yung depression ko at sa inyo naging cause niyan. Nakita nyo naman laki ng binaba ng grades ko. Tapos etong second sem, eto yung muntik na talaga akong hindi makagraduate. Ayan. Nakita nyo, nung midterm, 21st century literature, 72. 3I, 73. Trends, 72. Community engagement, 73. Average ko, 84 lang. Kumbaga, kung nakikita nyo naman, sobrang, ayan, kung nakita nyo yan, ayan, sobrang dami kong bagsak. So, ayun nga, ang dami kong bagsak that time. So, epekto yun ng depression. Kasi, hindi nga ako nagpapapasok. Dumating sa point na ayoko nang bumangon. Nakahiga lang ako. Siguro tatayo lang ako pag iihi ako, kakain, ganon. Nung first sem, medyo pumapasok-pasok pa ako. Nung grade 12 to, nung first sem, medyo pumapasok-pasok pa ako. So, pagdating ng second sem, talagang hindi na. Nakita nyo naman, nagkaroon talaga ako ng mga bagsak kasi hindi na talaga ako pumapasok nun. Ayoko na, ganon. Napagod ako, na-drained ako. Ewan ko. Pero, syempre, SSG president ako that time. Nagagalit din yung mga teachers ko kasi pag may event yung SSG, pag may meeting yung SSG, nandun ako. Pero during their class, wala ako. Kasi, nung time na yon, ang nasa isip ko, hindi ko kayang pagsabayan. I need to choose. Pero hindi ko pinili yung ACADS. Hindi dahil, ewan ko. May reason naman ako. Para sa akin kasi, yung sa ACADS ko, kung babagsak man ako, kung kakailanganin kong umulit, pakiramdam ko ako lang kasi yung apektado. Ako lang naman yung ulit. Wala namang ibang ulit dahil sa akin. Wala namang ibang apektado dahil hindi ako pumasok. Pero sa SSG kasi, para sa akin, maraming maapektuhan yung officers ko, madodoble trabaho nila, maapektuhan sila, yung mga gawain, madadelay, alam mo yun. Tapos, yung buong school namin magiging at risk dahil hindi ko magagawa yung responsibility ko bilang president. So, I made sure na kahit hindi ako matin ng classes ko, nagagawa kang responsibility ko as their SSG president. Nung times nga na to, sobrang hindi ko na alam talaga yung gagawin ko. As in, sobrang wala akong gana. Ayoko lang. Ayoko na lahat. Ayoko nang kumausap ng mga tao. Ayoko nang bumalis sa kwarto. Dito na ako. Nakahiga na lang ako. Ang gantang hali. Ganun. Sa bababa lang. Ayun nga, pag kailangan umihi, mag-CR, ganun. Nag-i-skip na rin ako ng meals. Hindi ako masyadong kumakain. Sobrang nangayayat ako. Sobra. As in, payat na ako before, pero sobrang pumayat pa ako. Kasi ang normal na body weight ko is around 51 to 55, ganun. Lagi ako nandun lang. Pero nung time na to, nung na-depress nga ako, nagkaroon, yung timbang ko nun, bumagsak siya to parang 43, ganun. Kasi mag-immersion kami, kailangan, di ba? Magpa-medical. Ayun, doon ko nalaman, 43 na lang yung timbang ko. Grabe, parang 10 kilo yung nawala sa akin. Tapos hindi ko na talaga naaalagaan sarili ko that time. Ayoko nang umalis ng bahay. Although I'm trying, umaalis-alis ako, nag-enjoy ako, pero as much as possible. Alam mo yun, parang mukha lang akong okay. Mukha akong masaya habang kasama ko yung mga kaibigan ko, kapag gumagala ako, mukha akong masaya. Na hindi mo mararamdaman, hindi mo masasense na meron akong, there's something bothering me. Ganon. Hindi lang halata pagkasama mo ako na hindi ako okay, pero in the back of my mind, kumakalat na yung darkness. Ganon. Na kahit ako, nalimutan ko na kung ano yung purpose ko, kung ano ba yung gusto kong gawin sa buhay. Alam mo yun, I lost track. Kahit mismo ang pangarap ko, hindi ko na alam kung ano. Sobrang nawala ako sa sarili ko. Imagine lahat yun na trigger lang just because of a heartache, of a heartbreak. And ang hirap. Grabe. Tapos, nung January na, nagpa-consult na ako nun sa psychologist sa PGH, January 11 nga. Hindi ko mahanap yung blue card ko, tapos hindi ko rin mahanap yung mga reseta. Hindi ko alam gusto ko sila tinago, kasi mahilig ako magtago ng mga papel. Pero insert ko na lang yung pictures, ayan. Ayan, makikita nyo yung diagnose, ayan. Tapos eto, marami sila, kasi yan yung mga
laboratory examinations na kailangan ko dapat i-take. So ayun nga, kasama ko na yung tita ko, si Ann. And binigyan ako ng gamot. Marami una yung nung nagpa-consult ako. Nung nagpa-consult ako, sobrang daming tanong sa akin na parang about sa past ko, about sa medical background, ganyan-ganyan. Basta madami questions. So, ang nangyari noon, syempre siya sagot ko, I made sure na I'll be as honest as possible tsaka lahat ng kailangan nilang malaman para malaman yung, para maging tama yung diagnosis sa akin. Sinasabi ko talaga. Ayun na nga. After noon, binigyan nila ako ng reseta ng gamot na hindi ko maalala kung anong gamot tapos kung magkano, pero mahal siya. Tapos, I need to take it every day. Every day dapat ko siyang inumin. Dapat 15 days ko siyang i-take. 15 days. Tapos sa 15 days na yon, babalik ako after. Babalik ako sa psych. Tapos after 3 days, in-stop ko na. Tatlong beses lang akong uminom. Tapos in-stop ko na kasi hindi ko siya kaya. Hindi ko malabanan na yung gamot, grabe yung epekto niya. Nanlalambot yung limbs ko, nanlalambot yung braso, yung binte. Hirap akong tumayo. Hirap akong maglakad. Na parang nanginginig na hindi ko ma-explain, pero grabe yung hindi siya masakit pero nanlalambot siya, para akong buhay na jelly ace. Ganun yung feeling ko, ang lambot-lambot ko. So sabi ko, parang feeling ko mali, feeling ko hindi tama, feeling ko ayoko. Kasi although mali ako sa part na yun, kasi syempre yung gamot na yun is inaayos na yung hormonal imbalance natin sa brain, pero hindi siya kayang intake, hindi siya kayang katawan ko, hindi ko siya maatim. Tapos nagsap ako noon, tapos dun ako nag-start na hindi na ako bumalik nun sa doktor. To be honest, hindi ako bumalik nun. Magpapa-homeschool na dapat ako. Dumating na sa point na nag-meeting na lahat ng teachers ko sa lahat ng subject. Tapos yung senior high school guidance counselor namin, principal, assistant principal ako at mama ko. Nasa isang table kami, nag-meeting kami lahat. Tapos ako yung senior ko, yung sitwasyon na nagsusorry ako kasi mas mahirapan sila. Kasi syempre pag nag-homeschool ako, kailangan nilang gumawa ng modules para sa akin. So ayun nga. Tapos nag-suggest yung isa kong professor, teacher na gumawa na lang, umatend ako ng classes at least once a week, parang ganun. So okay naman, umagree akong ganun. So ayun nga, to make the long story short, talaga naging supportive naman yung teachers ko sa ROA, sobra, kaya mahal na mahal ko sila, lalo na yung mga teachers ko ng grade 12, lalo na yung teachers ko sa second sem ng grade 12, kasi alam ko yung naging struggle nila while student nila ako. Yung pag-iintindi nila, grabe. And super thankful ako sa kanila, lalo na sa SSG advisor ko, ganun. Kasi alam ko naging mahirap yun para sa kanila, naging dagdag burden ako. Pero okay lang, lagi nilang pinaparamdam sa akin na okay lang. Kasi may condition ako, may problema ako, ganun. So, ayun na nga, nag-homeschooling ako, ganyan, pero hindi rin nangyari. Kasi ang ginawa ko nun, naalala ko na pinag-aaralan namin sa DIAS, Discipline and Ideas in Applied Social Sciences, na yung about sa counseling. Tapos naalala ko yung tinuro ni Ma'am Andal na Cognitive Behavioral Therapy, na kung saan pwede mo siyang gawin na sa sarili mo on your own. So, ayun yung ginawa ko sa sarili ko, na parang, una, kailangan kasi alamin mo kung ano yung condition mo. Alamin mo kung ano yung mga makapag-trigger sa'yo, alamin mo yung sitwasyon, kailangan alam mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Kailangan kilala mo yung sarili mo, alam mo yung problema mo, alam mo yung condition mo. Yun yung unang-una doon. Tapos yung pangalawa is, paano ka magko-cope? Paano mo ma-relax yung sarili mo? Paano mo makokontrol yung emotions mo? Paano mo makokontrol yung thoughts mo? Paano mo iibahin yung mindset mo, yung thinking mo, lalo na pag umaatake na yung darkness sa'yo. Yung depression nga. And hindi siya naging madali at first. Hindi siya naging madali. Actually, kaya ako nagpa-consult na noon nung January kasi, yung January 2019 kasi, napansin kong sobrang dami nang nagbabago sa akin, ibang-iba na ako. Tapos nag-search ako, tapos nalaman ko, nakita ko yung signs and symptoms ng depression and halos lahat taglay ko na. Ang kulang na lang sa akin that time is thoughts of suicide. Yun na lang yung kulang. So, sabi ko ayoko noon, so nagpa-consult agad ako sa doctor nga. Tapos, going back to the story, sinubukan kong labanan. Instead of once a week lang akong papasok, pumapasok na ako noon na halos everyday na. Tapos, ginagawa ko yung mga dapat kong gawin, matanong ako ng classes, nakikinig ako, I was trying my best to participate. And parang okay naman, kasi hindi mo talaga ma-feel sa akin na hindi ako okay pagkasama mo ako. Alam mo yun, kasi ayokong maiparamdam sa ibang tao na hindi ako okay. Ganon, so hindi siguro naging mahirap para sa mga kasama ko na pakisamahan ako during those times kasi okay lang naman ako kasama talaga. Then, ayun na nga, edi cognitive behavioral therapy tayo. Tapos, based on research naman, effective din naman siya kung sarili mo, ikaw mismo yung magkakonduct ng sarili mo. Pero syempre, mas preferable na meron kang psychiatrist, psychologist na. Kaso nga, ayoko nang bumalik doon kasi feeling ko bibigyan na ako ng bagong meds na hindi naman kakayanin ng katawang lupa ako. So, which is wrong naman, feeling ko, kasi dapat naniwala ako na trust ako sa psychiatrist ko.
Pero anywho, ayun na nga, ganun nga ginagawa ko. Tapos, may nag-trigger sa akin ng sobrang bongga talaga. Super na-trigger talaga ako noon. Kasi, may bagsak ako, bawal pa lang may bagsak ka. Kasi pag may bagsak ka, hindi ka mabibigyan ng leadership award. So, wala akong matatanggap na leadership award. And, ang sakit sobra sa akin. Kasi yung sa with honors, never naman kasi talaga ako nag-aim ng mataas na grades, ng magpumasok sa top, hindi ako ganun. Pero yung leadership award, alam kong deserve ko. Alam kong of all the students na kabatch ko, alam kong ako yung pinaka-exemplary yung naging impact ko sa community, sa school, ganyan. Kasi, maliban, hindi naman dahil sa SSG president lang ako, kasi talagang gustong-gusto ko yon. Yung pag-serve, ganyan. Hindi ko talaga maalis sa sarili ko yun. So, alam kong deserving ako. Deserving ako ng leadership award. Pero, dahil sa, ayun nga, ganun nga, bawal daw kasi nga, may 72 ako, may 73 ako. Hindi ako nagkaroon ng leadership award. Hindi ako candidate for leadership award. Kahit may point system kasi yon, kahit nag-exceed ako sa criteria, as in super nag-exceed yung points ko sa criteria, wala. Wala pa rin ako leadership award kasi nga may line of 7 ako. Super nag-trigger sa akin yon na to the point na I had thoughts of suicide. Na grad ball namin kinabukasan that day, tapos ngayon ko inaasikaso yung susuotin ko. Nung oras na yon, pauwi ako, kachat ko yung kikitain kong kaibigan ko kasi kasama ko siyang kukuhangan nung susuotin ko. Muntik na, nasa isip ko na, na siguro kung late siya ng reply for like 5 more minutes, 3 more minutes, kung na-late ng reply yung kaibigan ko, baka wala na ako ngayon sa harap niyo. Kasi naging strong na yung decision ko nun na magdadaan na yung trend, sasalubungin ko. Naisip ko magpakamatay. Actually, that's not the first time kasi naisip ko na rin na kasi during that time, nasa ano ako, nasa condo ako sa may QC kasi binabantayan namin yung lolo ko may sakit. Lolo namin may sakit. Ako yung madalas na nagbabantay. So, galing school doon ako pupunta. Eh, nasa 42nd floor kami, nasa pinakamataas na floor kami. Tinignan ko na kung kasha ako sa bintana. And kasha ako. So, if ever na, alam mo yun, hindi pa siya suicide attempt, pero suicide thoughts na siya. Na ilang beses na yung mga tatlo siguro, ganun. Tapos yun nga yung sa trend. Kung nalit ng reply yung kaibigan ko, si Mian, kung nalit siya ng reply, baka wala na ako ngayon. Wala na ako dito. Ganun. Imagine the impact na just because of a leadership award na hindi naman talaga mahalaga. Kasi hindi naman mahalaga ang recognition. Pero ganun. Ganun yung nangyari. Ganun yung nasa isip ko that time. Siguro hindi talaga okay. Naging mahirap siya. Naging mahirap. Sobra. Itong laban na to, ito yung pinaka naging mahirap na laban ko ever. At para sa, at sa tingin ko, ito yung pinaka mahirap na magiging laban ko buong buhay ko. Wala nang papantay dito. Ito na yung pinakamahirap. Dumating din sa point na, nung nag-meeting, di ba nag-meeting nga kasama lahat ng teachers ko, ng principal, ganyan. Ang sabi ko doon, ang hirap na sitwasyon ko. Kasi, lahat ng mga tao sa paligid ko ang sinasabi, magaling ako, malakas ako, matalino ako. Pero kasi yung kalaban ko, magaling din, malakas din, matalino din. Kasi ang kalaban ko, sarili ko. Kaya hindi madali yung laban na yun. So, ayun na nga yung nangyari. Hindi siya naging madali. It took months, almost a year, bago ako naka-recover. Na, ang hirap, alam mo yun, ang bigat-bigat sa loob. Lalo na ano, lalo na ang tagal. Actually, this, last month lang ako nakatanggap ng sorry mula dun sa taong pinaka nag-trigger ng depression sa akin. It's really hard, di ba? Naging mahirap na laban siya. Kasi ang kalaban mo nga sarili mo. Pero, ito ako ngayon. Napagtagumpayan ko. Kinaya ko. Alam nyo, sobrang saya ko nung recognition day namin. Kasi, may ilang mga estudyante from different schools, mga parents ganyan, na akala nila, ako yung valedictorian. Kasi, ako ata, hindi ko sure, pero ako ata yung pinakamaraming medal na natanggap that day na, insert clip. Angelo S. Mamis, Best in Work Immersion Youths, Lakan 2017 YMCA National Assembly, Service Awardee for Supreme Student Government,
Second place, extemporaneous speaking at YMCA National Assembly, Summer Prince 2018 at IY Regional Summer Camp. Mayor Joseph Estrada Leadership Award. IY Joint Leadership Camp Most Outstanding Leader. And President of the Vision Federation of Supreme Student Government, Madalas. Yan yung awards ko na natanggap. So, ang daming nag-akala na ano ako, na ako nga yung valedictorian. So, parang ang sarap sa feeling, di ba? Na, ayun na, nabigyan akong credit. Super surprised din yung ibang awards dyan. Hindi ko inaakalang mabibigyang recognition yon. Kasi nga, may national awards ako, ganun. So, ayun. Looking back, lahat yon masaya ako. Sa ngayon, lahat yon buti na lang napagdaanan ko. Kasi, kung hindi, I won't be who I am today. Hindi ako yung angelomamis na kaharap nyo ngayon. Hinanap ko kasi talaga yung purpose. Hinanap ko yung dahilan kung bakit kailangan ko itong maranasan. Kasi guys, naniniwala ako. Super strong yung paniniwala ko ngayon na lahat ng bagay, lahat ng problema, lahat ng maganda o di maganda na nangyayari sa buhay natin, lahat yung may dahilan kung bakit natin kailangan pagdaanan. Ako hindi naging madali yung struggles ko sa buhay. As in, dumating na sa punto na 11 hours akong nasa school, pero wala akong baon, wala akong nitiso, walang almusal, walang lunch, kakain lang ako, dinner na, ganun. Lahat yung napagdaanan ko maging bulakbol na estudyante, napagdaanan ko maging okay naman na estudyante, na with honors, ganyan. Halos lahat yung napagdaanan ko yung higher section, napagdaanan ko rin yung nasa lower section. Tapos, noong una, naguguluhan ako, bakit of all people, ako yung binigyan ng ganitong buhay? Bakit ako yung binigyan ng ganitong sitwasyon? Bakit ako, of all people, bakit ako? Pakiramdam ko parang ako yung may pinakamahirap na pinagdadaanan sa lahat ng kilala ko. Which is wrong, kasi hindi naman ko naman alam kung ano talaga yung pinagdadaanan ng lahat. Pero I kept on questioning, bakit ako? Then, na-realized ko, one day na may reason behind. Laging may reason behind, laging may dahilan kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa atin. And ako, siguro, I guess, I found my reason. The reason is, kaya kailangan ko itong pagdaan ng lahat, because I'll be a teacher someday. Magiging teacher ako, magiging guro ako. Magkakaroon ako ng daan-daang estudyante sa harap ko araw-araw, at taon-taon magpapalit yon. Maraming akong makikilalang mga bata, marami akong magiging estudyante. Yung mga estudyante kong yun, iba-iba ang problema, iba-iba ang family background, iba't ibang ugali, iba't ibang paniniwala. At kung ako mismo, somehow, medyo napagdaanan ko or medyo familiar ako sa sitwasyon nila, mas matutulungan ko sila. Mas matutulungan ko sila mag-improve, mas matutulungan ko sila sa problema nila, sa pinagdadaanan lang. So for example, kunyari ako yung teacher mo na I went to depression and you're depressed. Tingin mo, mas makikinig ka ba sa mga hindi naman pinagdaanan yung depression? Or sa akin ka makikinig na ako, galing ako sa depression? See? Siyempre, mas maniniwala ka dun sa taong mismong napagdaanan na yung sitwasyon na yon, na na-overcome niya, na napagtagumpayan niya yung laban na yon. So, para sa akin, siguro kaya magulo yung buhay ko. Kaya, ang dami kong iba't ibang problemang pinagdadaanan, iba't ibang klaseng problema. Kasi may dahilan. Kasi magiging teacher ako. Kasi kakailanganin ko matulungan yung mga estudyante ko. Yun ang purpose ko. Yun ang purpose ng lahat ng problema ko. So, ikaw na nanonood nito ngayon, kailangan mong hanapin yung purpose mo. Or kailangan mong maniwala na may purpose ka. Hindi mo man naiintindihan ngayon, hindi mo man naunawaan sa ngayon lahat ng nangyayari sa'yo, magulo man, nahihirapan ka man. Laban lang. Kapit lang. Kasi imagine, ako, what if nung time na naisip kong i-end na lahat, paano kung naisip kong gawin yun, ginawa ko. Nagawa ko. Wala na ako dito ngayon. Pero ito ako ngayon. Lumalaban, nagpapatuloy. Diba? Ang daming, sa totoo lang, ang dami kong personal development ngayon. Ang dami kong, ang daming nag-improve sa akin sa way of thinking ko, sa emotional aspect ko. Lahat. Nag-improve. Continuous. Natututuwa ako, nag-grow ako. And lahat to, hindi mangyayari. Hindi maisa sa katuparan to if tinapos ko na last year pa. Diba? It's been a year and a half. And eto na ako ngayon. Okay na ako. Alam mo yun, dadating sa
dadating yung punto na matatapos din yan. Kailangan mo lang maniwala na matatapos yan. Kasi, kasi ang problema may ending din. Lahat ng problema may solusyon. Hindi mo lang nauunawaan sa ngayon, pero mauunawaan mo rin pagdating araw kung bakit kailangan mong pagdaan ng lahat ng pinagdadaanan mo. May purpose behind. Yun ang lagi nyo tatandaan. Lagi mong pangahawakan na merong bukas ka pang inaantay. Meron ka pang bukas na hindi mo alam kung anong meron. At sigurado ko na yung bukas mong yan, mas better siya sa kasalukuyan mo. Depende sa kung anong desisyon ang gagawin mo. Depende sa kung paano mo kakaharapin yung mga problema mo, yung mga struggles mo. So, kailangan mong maging strong. Kailangan mong maniwala na merong bukas na nag-aantay sa'yo. Diba? Maniwala ka, may plano ang Diyos. Maniwala ka, merong plano para sa'yo. May reason kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kailangan mong kumapit, lalo na sa mga pangarap mo. Okay, wag yun. Yun yung isang bagay na nagligtas sa akin. Yung pangarap ko, na lagi ko iniisip na, paano yung mga estudyanteng hawakan ko? Hindi na nila ako magiging teacher. Diba? Na kailangan mong tandaan na may pangarap ka. So kung hindi mo pa alam yung pangarap mo ngayon, hanapin mo na. Kasi yung pangarap mong yan, malaking tulong yan para sa pagpapatuloy mo. Malaking tulong yan para sa pagharap mo sa anumang pagsubok, sa anumang magiging laban mo sa buhay. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging strong. Kailangan mong maniwala na may dahilan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa'yo. Kailangan mong panghawakan yung pangarap mo. Kailangan mong mangako sa sarili mo na hindi ka susuko. Kasi, ikaw yan. At mahalaga ka. May dahilan ka kung bakit ka nandito. Maaaring hindi mo pa alam, pero malalaman mo din. Magantay ka lang. Lalong hindi mo malalaman kung susukuan mo na yung sarili mo, di ba? Maniwala kang kaya mo. Kasi kaya mo. Kasi yun ang totoo. Mahirap man, magulo man, hindi man malinaw lahat, pero kaya mo. Mapagtag lahat, kung anumang problema pinagdadaanan mo ngayon at problema ang kakaharapin mo pa lang, maniwala kang mapagtatagumpayan mo. Kasi problema lang yan. Kayang-kaya mo yan. So, that's it for this video. I hope you guys enjoyed this video. Sana may natutunan kayo. And sana yung mga sinabi ko is kapaki-pakinabang para sa inyo sa mga kung anumang